tawag, and then just a split second, tumawag siya ulit. Nung sinagot ko yung phone call, yung video call, ang narinig ko na ay iyak. Iyak na grabing iyak. As in talagang sobrang malakas na iyak and with all the luha. And... Come, show mommy your shoes, come. Wow. You see? They don't hurt you. Yeah, we will buy a new one when your watch comes. Come on, put that one on. They said in the playroom they like seeing kids with white shoes. Come on. Huh? Chico can go inside. He has white shoes. For you? Look at you. Okay, then you stay home. Chico can go. Then put the shoes on properly. Chico is going with Lola. Lola's date. Yahoo! Say. Yahoo! Wow. What's this one? What's that one? It looks funny. Yeah. Ask auntie to cut it. Alam mo naman sa palengke lang yan natin binili. Ayusin mo para magbukhang sa mall naman binili yan. Be? Let me see. Come to mama. I have a scissor. Come here. Come here. Yes, I cut it. Don't move. This is a scissors. What? Nice. You look handsome. No more. Oh, you're welcome. You're very sweet. Where are you going today? You look handsome. Where are you going? Going with? With the Lola. Lola. Yahoo! Yahoo! parang high tone ay. Yes. I'm going with Lola shop. With Lola shop. You will go to the playroom, yeah? Yes. And buy ice cream. Wow. Put lotion on. Yeah. Ask Lola for ice cream. Nice shoes. Got it from my mama. Punch. Got it. It. From. My mama. My mama. Thank you, Tita Judy, for the t-shirt. Ang ganda ng mga t-shirt pinadala ng Tita Judy, oh. Chuy na chuy si kulot-kulot. Wala na naman sa mood. Sana all. Laging wala sa mood. Chico, I miss you. Hi, Mommy. Can I go? No. Can Auntie go? Yes, Auntie, we go. So, Auntie can go and... I want to go. Auntie can go and Mommy cannot go? Mommy, come. I go? Yes. It's okay. You go with Lola today, okay? Mommy, I just kidding. Mommy, okay. Stay here and Auntie stay here. Okay, you go with Lola? Yes. You look handsome. Show me your shoes. Wow. Show them how to jump. Wow. And Calbi, you jump also. Whoa. Hi, you're here together with Chico. Then you go stand there. Okay, 1, 2, 3, jump. Whoa. Nice shoes. You like your shoes? Yes. Thank you. Say thank you, Mommy, for buying the shoes. Mommy, I'm happy for you already. And my shoes, I was putting on my shoes a long time. And these shoes are already, and my feet is already big and my shoes are already small. That's okay. We will get you a new. And you, Chico, how are you? Fine. You have a haircut? New haircut? Show me the haircut. Nice. Whoa. And you show me? Oh, turn around. One turn around. Ten. Chico, I love your haircut too. Like your boda. Okay. Let me feed Mayumi now. She's crying, okay? What? Mayumi said, I cannot go with Chico and Calbi with Lola. Should Mayumi go? No, Mayumi is crying. She's hungry, yeah? No, Mayumi is crying. Okay, let me take care of her. Mom. Here's your money to go have fun with Lola, okay? Okay. Wait, first, don't grab. Put in the pocket, Kulot. Put in the pocket, have fun with Lola. Go in the playroom. The money. Eat Jollibee. Another Jollibee? Money. You give one to Chico also. Give one. There's two there. Give one to Chico. There's one. There's two. Give one to Chico. Give one to your brother.
Two. Ah, hating kapatid, ang turo ni inay, hatiin ang 2,000, pati ang tinapay. Sana all. Kasi minsan lang silang mag-date ni mama, guys. At saka si Lola, si mama ay laging busy. Here, oh. Here. Give to Lola later. No, wow. I want to do it for myself. All right, you ask Lola. You have money now? Yes, I have money. Okay, kiss the mama, be. Mom. Yeah. Love you. Mom. Mm. I have money. Okay, tell Lola you want to pee in the toilet. All right, you go na. Mom. Mm. Okay, hug me, mama. You're going to the playroom. Hug me. Love you. Love you. Mm. Lola is going to the church. Okay na na. Naka'y flat shoes dito pa sa Mendez. I don't know ka siya sa inyo. Ah, flat sandals di ay. Alright guys, tamang-tama at tahimik na ang bahay. Wala na si Kulot at saka si Chico lumabas at nag-date kasama si Mama. Kapag mga ganyan guys, no, naglalambing si Mama na lumabas kasama yung mga bata, kung pwede hindi talaga ako humihindi. Kasi, let's face it, okay? Minsan na nakaka-spend time yung lola sa mga apo. Other than that, bukod sa si mama kasi ay natutuwa sa kanyang tindahan, hindi niya masyadong nakikita yung mga bata at yung mga bata ay miss na ang kanilang lola. So kanina naglambing na lalabas daw sila, dadalhin yung 2 bata. So sabi ko, okay, very good. Kasi for me yung pera, pwede ko lang naman kitain yun eh. Yung magagastos nila ngayong araw, pwede ko lang hanapin ulit yun, magkatrabaho lang ako ulit. Pero yung moment nila together, hindi na maibabalik yan. Yung oras, hindi na mababalik. So, the old me would think na gastos lang yan. Magkano na naman yung gagastusin yan? Kayo lang lalabas, pero ang daming pabili, ang daming gagawin ng mga bata. Kulang pa yung 1,000 para sa 1 labasan nyo lang ng ilang oras. Yun yung iisipin ng dating ako. Pero pagkatapos ng pandemic na marami ako na walang kaibigan, maraming mga tao yun ang hinayang kasi may pera nga sila, hindi naman nila naisalpar yung buhay ng mga mahal nila sa buhay, at walang nagawa ang pera during that time. Other than that, hindi tayo nakapag-spend time kasama yung mga pamilya at mahal natin sa buhay dahil sa pandemic. So ngayon, pinag-pray natin na sana mawala yung pandemic at salamat tayo. At alhamdulillah na wala nga naman, pa tayo pabalik dun sa same na mindset natin na mas pinapahalagahan pa natin yung perang gagastusin. I mean, kung meron lang naman at hindi naman talaga kailangang magastos na sobra, why not? For me, priority ko pa rin yung oras at yung moments nila together. So, ang saya ng mga bata kasi pumayag ako at saya din si mama. Yun lang. At talagang medyo another na naman na gastos ngayong araw. Pero like I said, pahinga now, trabaho later. Ayun. So, si Mayumi ay nakatulog. Gusto ko munang mag-take ng nap para naman magamit ko itong oras na to para makapagpahinga. Kasi maya gigising din siya para mag-breastfeed. And then, we'll see anong mangyayari ngayong araw. Kasi talagang pinano ko na sa bahay lang kami today. Pero stick with us on this episode, you guys. Huwag nyo kaming iwan. At meron akong ichichika sa inyong bago mamaya. Ayun, about sa kay Kuya Kahil. Ano yung mga natutunan ko? Ano yung natutunan ko about sa kanya? At ano din yung mga learnings niya? Pero we'll see. 1 eternity later. Time check guys, 4:00 ng hapon. Ayan. Medyo nakatulog ako pero medyo mababaw lang siya. Pero okay na din, goods. At least natulog konti yung laway ko. So, medyo sumarap ng konti yung tulog. Nalis na ko dahil ang daming tumatawag. So, nagmeryenda na lang din. Eto. Namiss ko tong ganitong klaseng tinapay, guys. Bato ng Pilipinas. Merienda. Kapit ka? Dumating yung kapatid ko, guys. Nangalala ko merienda. Automatic sip-sip. Wala. Wala pa ko yung ilig ko. Bago lang kumatakay, mag-catch, lagi kong tulog. Nagandang yung nagtawag sa kuha. Mga customer?
mga suko na kayo na pang cancel na ko ang tawag. Namin na ang kape. Ay! Namin ang? Naanuhan ko gano'n ba? Pepaminta. Mahal, sinasayas ka na ko. Ha? Dami na yung bakutulog. Pura na maghati ka na mag-itsin manok. Isa ka, ano? Tulog ka? Tulog ka hiwa. 90 na? Hala. Sukari 90 na ne? Or 109. What? 109. Happy na yung sudanan. Ame. Bataan mo kalamansi. Ame siya. Hindi na kalamansi ang day na yun. Ame siya. Santa. Paris ng puto ah. Mm. Puto cheese. Para pang paano nyo mga papagatas nyo. Partner ang puto. Mini puto. Mm. Mm. Lamig ah. Yun. Lamig yun yung timpla. A few moments later. Eh, andiyan ang mga bata, guys. Nakabalik na sila. Hi! Eh? Ay. Mom, look at my auntie. Ah, oh, ako Mommy, anong auntie, ah. I got my friend on my phone. This watch in the box. Wow, oh, come in. Oh, really? Yes. Oh, come in, come in. Welcome back. Welcome back. Tulog siya. Grabe, sigurong lingaw. Tulog man. Naka-diapres siya. Tigyan sa mo. Toilet. Oh, okay. Hello! How are you today? I want to have table. And you have friends? Yeah, yes. Mm. How many? The one. What? Good boy. Who gave that watch for you? You're a good boy. Watch? My friend. Where? I found it in ball pit. Then Lola is now fighting there? I thought someone gave it to you. You found it in the ball pit. Let me see. Wow, nice. It's an owl. Your friend gave that or you get that? No, I get it from the ball pit. Did you have fun playing? Yes. Oh, I got a lot of fun. I got the place where you can get a lot of places like big boys, basketball, balls. Mm. Did you enjoy your time with Lola? We got a train. Where did Lola Jollibee. Take you to eat? Jollibee also? Yes, and we even got playroom. And Lola lose all her money. Lola lost her money? Yes. No more change. We were just going on the everything. We were going on the but for me I didn't get a body in a car. So what did you buy for us here at home? Here. Bread. Thank you, Calbi. Thank you. Kiss mama. Wow. No, it's not for auntie. It's for everyone. It's for Lola. Wow. No. Ayan isa guys. Sana all lobat pagkatapos gumastos. Lobat. For me, I'm not lobat. Yes, Yahoo! She is lobat. Did you enjoy? Yes. Auntie is there locking her hair. I want apple. How is it? Okay, man? Yes, ma'am. Mm-hmm. So one by one, mo sa i-lock? Yes, ma'am. Alright. How is it, auntie? Okay? Yeah, it's okay. It's still looking this one. Alright. It's doing it the way I want. Okay. So, auntie's hair, guys, kay nag-grow na siya. It's growing far from the roots, right? Yeah. So, that means he has to lock it back to the roots. Yeah, I washed it already. Ganyan ang dreadlock ni auntie, guys. Oh, maliliit yan. Auntie grew this for 4 years, right? Yeah, 4 years. Ganyan ang kataas, guys. Gigrow ni auntie. This one? Yes. Is that good, auntie? Yes, it's good. It's okay. Okay.
Ayan guys, andito si Sir Mark. Ayan, ikwentuhan ko kayo about kay auntie kasi hinahanap niya talaga yan online. hindi pala common ang nag-lock ng mga dreadlocks dito sa Jensen. No, ma'am, not really. Oh, auntie was looking for one for some and I think one he found in, where auntie? It was Manila. Manila. Yes, it's too far. Yeah, it's too far. So auntie, you have to buy a flight ticket to go there and do your hair. But luckily, Mark is here. Are there any generals, mga Pinoy din nga na ay ano po, na ay dreadlocks? Na ay mga ano dre, dreadlocks? Pero dili sila gayo expose. Ah, di kayo sila expose. Video kulang kay sometimes daghan pa gapangutan na sa Manila about dreads. Yes. Tapos dire sila lang locations diyan sa so maglisod sila pangita ko na lang sila dire. Oh, so, really? Okay. The people go in Siargao, Davao. Yes, yes. How did you get your skill for dreadlocks? I'm just 13 years old to learn it. Ah, you were 13 when you learned the dreadlocks. And how did you learn your very good English? Ah, sana all. I told you. Fatima. Sana all. Ano siya? Sana all. Kalbi, what did you say? Sana all. Who told you sana all? Who teach you? Tito? Anga, oy. Anga, oy. Ito na, kung gusto pagkisan natin. Ay, oo ka to. Walang trick lang man na. So, by, anyway, guys, si Auntie, ang kanyang dreadlocks na maintenance, kapag nasa Uganda kami, talagang nagpapaalam siya sa akin kapag gusto niyang lumabas at magpaayos ng buhok sa salon. Kasi kaya naman ni Auntie gawin, pero hindi niya kaya pag full head. Full head meaning lahat ng buhok niya, kasi hindi niya makita yung iba. So, kapag gusto niya pumunta sa salon, nung nasa Uganda kami, nagpapaalam siya, and then nawawala siya ng 2 hanggang 3 oras, kasi matagal din. So ngayon, medyo kinabahan ako kasi dito, medyo nag-worry ako kasi dito sa Jensen, hindi ko alam kung merong ganyan. So hindi ko alam na nag-research din pala siya ng kanya online. And marami siyang nakitang option, though malalayo, nasa Manila, Siargao, Davao, so malayo dito sa Jensen. Pero luckily, nakahanap siya ng isa, which is ayun nga si Sir Mark. At kinontak ni auntie, hiningi ko na rin yung number para matawagan ko. So nagkaroon kami ng conversation kanina and we agreed on kung paano gagawin yung buhok ni Andy. At talagang alam niya naman kasi gumagawa daw siya ng dreadlocks sa mga Pinoy natin, ng mga kabayan. Ayan. Ang kanyang experience nung 13 years old pa daw siya. So ngayon ginagawa niya na yung dreadlocks ni Andy. Basically, natubo yung dreadlocks, malayo na. So kailangan siyang ibalik sa roots. Yun yung gagawin. Lahat ng buhok. So siguro yung mga locks niya nasa 300. And then, yeah, yun ang gagawin. Hindi na siya papaayos from roots to tips. Kaya naman daw ni auntie yung iba. So, masaya siya dahil every 5 months dapat maganda yung kanyang dreadlocks. Kasi pag hindi siya pinaayos, guys, madadamage yung buhok. Kaya kailangan talaga siyang gawin. There's no other way. Kaya medyo kampante na si auntie ngayon na naayos. Naaayos yung kanyang hair. Then, check natin alas 5. Ate ko guys. Sana o, laging may dalang something. Ate, ayan. Open ka na to. I'm here! I want outside! Oh, I like your hair! Yes, they cut. This one. Oh, OMG, I like your hair! I got it from Ball Pit. I got a friend. Who cuts your hair? Mommy. Salon. Salon? No, Mommy. Mommy, are we going to send the police to that salon? Yes. Alright, hello guys. Hapon na. Maayong hapon everyone. At parang makulimlim na naman. Hindi ko alam
lately parang maulan-ulan talaga. Hindi ko alam dyan sa inyo, pero dito sa Jensen halos bumabaha kami every other day. So ngayon ay alas 5 na ng hapon, nagising na rin si Mayumi sa wakas at nagpapadede na ako. Si Chico naman bumalik na from gala with Lola at natulog na tulog sa sobrang pagod. Narinig ko they really had too much fun at sila ni Calbi ay nag-enjoy sa playroom day at date nila with Lola. Ang dami daw nilang ginawa guys, ubos. Ubos at nag-evaporate ang 2,000 ngayong araw. Pero worth it, ayun, worth it. At hindi ko maikukumpara ang saya ng mama ko at ang saya ng mga anak ko sa perang nagastos nila ngayong araw. Like I said sa iba, hindi naman yan kalakihan. Pero syempre for me as a single nanay at ako lang talaga halos sa mga gastusin namin mag-iina, malaki siya. Pero pwede kong pagtrabahuan ulit. Ayun. Si Kulit-Kulot naman, dumating ang aking eldest sister at nag-spend time kay Kulit-Kulot at they went for a walk together. So, sobrang excited ni Calbi dahil mahal na mahal niya yung mga kapatid ko. At yung mga kapatid ko naman talaga, sobrang ma-effort pagdating sa mga pamangkin nila. Hindi lamang sa mga anak ko, kahit sa ibang anak ng mga kapatid ko. So, as you can see guys, no, slowly, ino-introduce ko sa inyo yung pamilya ko. Slowly, nakikita ninyo sila sa mga video ko kasi I am too proud of the family that I have. I am too proud na, yes, we are not perfect. Sometimes, meron din kaming argument, meron kaming tampuhan, but we always make sure that we make each other feel that we are there. Okay? We make sure na one will never feel alone. Kasi yun talaga yung purpose, diba, ng of having a kapatid. If your friend can be there for you, of course, mas lalo na yung kapatid. And for our case, 8 kaming magkakapatid. Growing up, I do remember na nagre-reklamo kami kay mama, no? Kasi we are too many. We don't have enough food. Wala na kaming ulam. Nag-aagawan pa kami sa mga gamit sa eskwelahan. Kasi nga, sobrang dami namin. Ang liit pa ng bahay namin. But then now, with all the hardships that we've been through together as siblings and as a family, ngayon, sobrang na-appreciate ko. And I always tell you this, and I will never get tired of telling you this, na for me, having this family and having all my siblings is the greatest gift that I really appreciated. I did realize na I wouldn't trade it any other way. Ayan. Alam ko marami sa atin dito, maraming kapatid, maraming mga tampuhan, ang iba hindi na halos nag-uusap. Pero I believe na dapat mangibabaw pa rin yung ating pagmamahal at pag-appreciate sa ating mga kapatid kasi they are all I have. Okay. Ngayon, let's change the topic, no? Kasi I really wanted to share with you in this vlog about what happened recently with Kuya Kahil. Ito ay aking experience as nanay. And I know hindi lang ako mag-isang nagkaka-experience nito. Alam ko may mga nanay or may mga tatay or may mga guardian na naka-experience din. So last week, tumawag sa akin si Kuya Kahil. Alright? Once again, Kuya Kahil is my eldest child. I had him when I was 23. And right now, si Kuya Kahil ay nasa mag-11 years old na siya. Kasi ako ay 34 na. So, mag-11 years old na si Kuya Kahil. Actually, next week, mag-birthday si Kuya Kahil. He will be turning 11. And he is now in grade 5. Sa Thailand siya nag-aaral kasama ang kanyang tatay. I'm sure you guys, some of you already has an idea kung bakit nasa Thailand siya. And we chose for him to study there kasi mas focus yung kanyang training ng soccer. I tried to look for soccer na training dito sa Jensen, pero hindi siya kasing efficient at kasing anong tawag mo dyan? Kasing powerful yung training dito. Kasi sa atin, sa Pilipinas, basketball, right? Compared sa Thailand. Tsaka sa Thailand, meron na siyang coach doon na talagang nagustuhan namin. And this coach was training him since he was 3. So, we preferred for him to study there, not only for academic purposes, but also para sa sports niya. And also para makapag-catch up din sila ng tatay niya. So, recently, last week, tumawag sa akin si Kuya Kahil and he had one of these moods. Hindi siya masyadong sumasagot, wala siyang sinasabi. So, I told him, kapag may mga ganyan na moods yung anak ko na mag-11 na, I don't push him. Sinabihan ko siya na if you're not ready to talk, and I always do, kapag hindi siya ready makipag-usap or he's having a bad, rough day or something, I give him time to breathe. And when he's ready to talk, he can call me anytime.
So I told him, kung hindi ka ready makipag-usap, let's turn off the call. You can take the night, rest, and we'll talk again tomorrow. So enough ko yung tawag, and then just a split second, tumawag siya ulit. Nung sinagot ko yung phone call, yung video call, ang narinig ko na ay iyak. Iyak na grabing iyak. As in talagang sobrang malakas na iyak and with all the luha and everything. So as a nanay, I was shocked kasi hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam anong nangyayari. So I gave him time to cry, and then when he was able to speak, I asked him kung ano yung problema. Alam niyo ba ang sinabi sa akin ng bata? This experience is something that someone or some child can really experience in his lifetime, in his school, in his kahit saang environment, pwede itong ma-experience. So sabi sa akin ni Kuya Kahil ay nag-project sila sa classroom. Pinagrupo-grupo sila ng guro. At nagkataon na yung mga kaibigan niya ay hindi siya sinama sa grupo. Okay? So yung fact na yun made Kuya Kahil hurt the whole day. Kasi diba, sino ba naman ang hindi masasaktan? Lalong-lalo na sa ganyang edad. That kind of age is very emotional, lalong-lalo na pagdating sa kaibigan. So nung hindi siya sinama ng mga kaibigan niya, tinanong niya pa. Pero sabi daw, kompleto na daw yung mga kaibigan niya, yung grupo nila sa project. So sabi ko, ako as nanay, yes, nasasaktan ako, pero hindi ako pwedeng dun sa weak na side pumunta. Kasi my child, our children are getting strength from us. Sometimes we don't know that. Pero they really see and they really observe how we react. So sabi ko sa kanya, unang-unang sinabi ko sa kanya is, you don't have a group, that's okay. Yun ang una kong sinabi. I believe that this project is not about which group you have, but if you are able to do this project. Yun ang una kong sinabi sa kanya. Medyo tumahimik, medyo nababa na yung kanyang pag-iyak. And then I told him, anak, you know, these things can really happen. But it shouldn't make you feel bad. And don't let other people make you feel bad. Or don't make other people make you doubt about yourself. Yun ang una kong sinabi. Ang tanong ko agad sa kanya, are you okay? Can you do this project on your own? What are your project ideas? What are the materials you think you need? Yun ang pinag-usapan namin. So sabi ko sa kanya, can you do that on your own? Sabi niya, kaya niya naman daw gawin. Sabi ko, then you don't have or you don't need to cry for a group. If they are not ready to be in a group with you, that's fine. It's not a big deal. Give the teacher your topic. Get your materials. Ask your dad. Do the project and perform. That's all that matters. Yun ang sinabi ko kay Kahil. So, nung parang nakalma na siya at nakarealize na siya, syempre the mother in me, guys, ay talagang sakit na sakit. Nasaktan talaga ako ng bunga sa nangyayari sa anak ko. Pero hindi ko pwedeng ipakita sa kanya na ganun nga. I have to show him na composed ako. I have to show him na how would I react. Okay? Kasi at one point in my life, I will tell you guys, naranasan ko rin yung ganyan. Hindi lamang nag-aaral pa lang ako, kundi kahit na nasa trabaho na. Look, come on, let's face it, that's the fact of life. Sometimes kahit mga adults nagiging bully din. Kahit nasa eskwelahan ka, kahit university, may mga bully kang classmates. Kahit sa church, may mga bully din. Kahit sa workplace mo, na mature na kayo, meron ding mga bullies. So, I know that some point in your life, you will really experience that. So, ngayon, kinausap ko na si Kuya Kahil, edi medyo nakalma na siya. Sabi niya, yeah, mama, parang gusto kong gawin yung paper world. Ito yung title ko. Ito yung gusto kong gawin. And then, of course, I told him, it's amazing. Sobrang ganda ng idea niya. I know he can do it. I know he's capable. There's nothing to worry about. If he doesn't have a group, then he will perform on his own. Nung natapos na kaming mag-usap, I sent a very long message sa tatay ni Kuya Kahil. Kasi syempre, the nanay in me is very worried kung ano bang nangyayari on that side. So kinausap ko ang tatay ni Kuya Kahil, sinendan ko siya ng message, sabi ko sa kanya, what's going on? Do you know na ganito ganyan ang nangyayari? Nag-reply naman sa akin yung tatay. That's the good thing about the tatay of Kahil, no? He's very cooperative at talagang nakikipag-communicate siya, lalong-lalo na kapag nag-worry ako para kay Kuya Kahil. Kasi alam niya, it's very hard and it was a great sacrifice sa side ko na i-let go si Kuya Kahil ng matagalan para magkasama silang dalawa. So I am happy that he appreciates that and he's trying to give back to me by
being cooperative sa lahat ng bagay. At talagang kinoconsider niya yung iniisip ko. So when I told him na ganun nga, umiyak si Cahill, sinabi niya sa akin na after talking to me, nakipag-usap din si Kuya Cahill sa kanya, and then he found out what's wrong kasi umiiyak nga yung bata. And then, sabi sa akin ng tatay, actually mali din yan ng guro. Okay? Kasi as a guro ng ganyang mga edad, dapat yung guro ang gumagawa ng grupo at hindi hinahayaan yung mga bata na pumili ng grupo. Kasi that age, they really have the tendency to make others feel like that, which was really true. So sabi ko, tama naman talaga, dapat guro. So sabi nung tatay, kinausap niya na daw si Kuya Cahill and he was asking him na, ano, kakausapin na lang ba natin yung teacher? Ganyan. But Kuya Cahill, I think he felt better after our call and he even told his dad na, wag na daddy, ako na lang sa Lunes. Kakausapin ko ulit yung mga kaibigan ko, see if they are ready to have me in their group. Pag hindi pa rin sila ready, it's okay. I will do the project on my own. And I love that. I love that. I think we were able to gather that confidence in him kahit na merong doubt sa sarili niya, but it's okay. Kasi I kept on telling Cahill this statement na, anak, you really have to be confident on your own first. You really have to be confident alone first on what you can do, what you're capable of doing, what your mind can do, what your hands can do before you are going to be comfortable with other people. Kasi if that's the case, if hindi siya comfortable sa sarili niya, he will always let other people validate his character. Kung ano yung kaya niyang gawin. And I don't really want that to happen. So if Cahill is able to stand up, kahit wala siyang kagrupo, kahit mag-isa lang siya, then I'm sure he will be in good position. So sinabi ko din sa tatay niya kung ano yung sinabi ko sa anak namin. And the dad was really supportive. He even told me na nag-usap sila. So medyo kumalma na yung nanay na puso natin, no? It was weekend and at nag-training siya, tumawag na siya nung Sunday. Sabi niya sa akin, ready na daw siya na mag-Monday. And kagabi nag-usap kami. Sabi niya sa akin na he was able to talk to some of his friends and they actually got him sa grupo nila. So everything went well and I'm happy. Pero nire-remind ko lagi si Kuya Cahill na maging confident. And how do we help? How do I help as a nanay na ma-expose pa yung anak ko at mas maging confident siya? I always try to plan something that will take him out of his shell. Like, ngayong summer, pinaplano namin na mag-camping to be able to do things na hindi niya pa nagawa before. So, I spoke to my siblings, kinausap po yung mga kapatid ko, na outgoing, na mahilig sa outdoors. At sabi ko ay magplano at samahan or isama si Kuya Cahill sa mga activities ngayong summer pag nandito siya. Once again, talking to my child, hindi ko alam sa inyo, but talking to my child, I know it really helped and it can really improve him. But giving an opportunity for them to grow, for them to be comfortable alone, for them to be confident of what they can do, for them to build their skill, we as parents or I as parent need to open an opportunity for him. At ganun din yung ginagawa ng tatay. So in the end, everything went well and I saw Cahill is one step or one level braver than he was when he cried. And I hope it will get better kasi I told him, Mama also had those kind of moment. I had those moment when I was younger, when other people will make me feel bad because they don't want me in their group, or parang nakikita mo na pinag-uusapan ka, but do not ever let them feel bad because you know yourself. Kilala mo yung sarili mo, kilala mo anong kaya mong gawin, kilala mo at alam mo sa sarili mo that you are capable to perform. What others can perform kahit nasa grupo pa sila at mag-isa ka lang. And I also shared with my son na nangyari din yan sa akin kahit ngayon sa work. Imagine having that kind of situation tapos mga mature na yung kasama mo. But it really does happen. And I know, pag may nakarinig ng video na to, alam ko may mag-comment din na nangyari din yan sa kanila. It's not about the age, but may mga tao lang talaga guys na talagang i-make na ma-feel bad kayo ba? So kunyari, pag mga mature na, if they feel that you are not in their form of chill, they will somehow make you feel that you don't belong. Right? But I am positive that with the dad's guidance, Kuya Cahill will be a lot better soon. And with
with the opportunities na binibigay at ina-open namin sa kanya, he will be more comfortable on his own skin and his capabilities as a child. Ayun. Ayan guys, movie time. Grabe, wala pa natapos yung movie. Ubus na yung popcorn ni Chico, guys. Oh, si Mot sarap. Chico. By the way, si Chico nga pala ay tumigil na sa kanyang pagdedede sa bottle. So, inintroduce na ni Auntie yung basong na gatas, pero ayaw niya pang tanggapin, hindi pa siya ready. Yes, I'll ask Auntie, okay? You don't have popcorn, you have french fries. Nag-request pa ulit ng popcorn, sana all. So, pinanood ko lang sila ng movie, merong bago sa movie sa Netflix, habang ako'y nag-shower. At masaya ako at si Mayumi ay medyo mataas ang kanyang tulog. Tinabihan ng aking ate. Ayan. So, by the way guys, before I end this episode, I want to share with you a very short message from Kuya Kahil dahil namimiss niyo daw kayong lahat. At syempre, para mag-send ng regards to all of you. Sorry? Sorry? Okay. Time check natin dito, mag-alas 7 na. No, there's nothing. Mag-alas 7 na and si Auntie ay nasa labas pa rin. Pinatapos yung kanyang buhok. Medyo kalmado na si Auntie at masaya na yung kanyang puso dahil nga satisfied siya sa gawa ni Mark sa kanyang buhok, sa pag-lock ng kanyang dreadlocks. So, sabi ko sa kanya, Auntie, you have to tell if you're satisfied with the job or not. Don't be shy. Sabi ko sa kanya, tumawa siya. Pero so far, so good naman. Chinek ni Auntie, tama yung pagkakagawa. Kasi hindi naman ako sigurado kung kaya talaga nila yung African hair. At first time talaga to ni Auntie. Pero at least, now na alam ko na kaya ni Mark at satisfied si Auntie, every 5 months na tumutubo yung roots ng buhok ni Auntie, pwede niya ipatawag si Mark para pumunta dito sa bahay at ipagawa ang kanyang dreadlocks. Ayun. Once again, you guys, maraming salamat. I will insert Kahil's message to you all in this episode. At syempre guys, pag hindi pa kayo nakapag-like, subscribe at bell button, jumpagin nyo na ngayon na huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa. And we'll see you guys on the next episode. Much love, the Gigas. As you can see guys, I'm in the football pitch. I've just finished my training and it was so exciting. I enjoyed it a lot. I have lots of friends and I played a lot. Anyways, I miss you guys a lot. And I hope to come back to Philippines to be in one of my mom's vlogs. I love her so much. I know she works hard for me to have this dream of becoming the best footballer ever. Okay, I'll see you guys in the Philippines. Bye! Okay guys, I'm gonna give you a view around the football pitch. As you can see, this is my uncle and he's training lots of the football players. This is where I usually do my matches and trainings. This is where I got stronger at to become the most famous footballer. I enjoy playing football a lot. Thanks to mom, I have my dreams to come true. So let me show you more of the pitch. So this grass area, it's a bit dented with the sand, but it's still fine to play with. There is also some umbrellas there close, and then there's an ice box there for water just in case there's a big match going on here. And then this is the big goal just in case they're going to have adult matches. My uncle sometimes plays with them. And my uncle's so cool. He's the best footballer I've ever seen. So he trains me and this is how I've become the one of the best footballers in my school. My friends always love to see that I'm playing football and they like to see that they're sometimes winning. When we win, sometimes we earn trophies. And the more I practice, the more of my hard work is done. I can become one of the most famous footballers. And this pitch is... By the way, you guys, Mayumi's episode, Mayumi's episode... By the way, you guys, Mayumi's photos and video is finally out. And her episode and a little bit of flashback
will be played and will be out after this episode. So abangan niyo po ang pagpapakilala natin kay Mayumi, Little Mayumi, ang ating African Filipino princess at nag-iisang babae sa aming pamilyang apat. At ako, syempre, huwag niyo pong kalimutan, abangan niyo po at panoorin ang ating napaka-cute at nakakagigil na si Mayumi. Maraming salamat sa lahat na nag-send ng kanilang love at maraming salamat sa pagiging patient at pagrespeto sa akin na hindi ko muna i-reveal ang kanyang face, but now we are all ready. Once again, watch out for the next episode.